Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang masayang nagkiri. Nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, muling nabuhay si Jesus. Aleluya, aleluya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sandigan ng ating pananampalataya. Hinihikayat tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dito'y makakabangon tayo bilang bagong nilalang, puno ng pagsisisi, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kung kaisa natin siya, tayo rin ay magiging mga bagong nilalang. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Samba ka namin, ipinabubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, sa lahat. Panginoong Hesukristo, mugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw, napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng Maykapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng Maykapal, magalak tayo't magdiwang.
o pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ang maikapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ang maikapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangakatatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay, ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang maikapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pasumagkatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at ang makahahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan.
Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin si Jesus na muling nabuhay at maligayang Pasko po ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Mga kapatid, Pasko po ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaya napakinggan natin sa ating Salmo Responsorio, araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang araw na ito ay araw ni Jesus na muling nabuhay. Ang bawat isa sa atin dapat tunay na magalak. Pero saan ho ba natin kinukuha ang kagalakan na ito? Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nangangahulugan na nagtagumpay ang Panginoon. At ano po ang kanyang pinagtagumpayan? Nagtagumpay siya sa kadiliman, nagtagumpay siya sa kamatayan, nagtagumpay siya sa ating pagkakasala. Kaya dapat puno ang puso natin ng kagalakan. Mga kapatid, sa loob ho ng halos 3 araw, naranasan natin at nakita natin ang pagkapahirap kay Jesus. Nakita natin na siya mismo ay nahirapan, siya mismo ay napako sa krus, siya mismo ay namatay sa krus. Pero ang lahat ng ito, napagtagumpayan niya. Bakit? Dahil ang Pasko ng muling pagkabuhay ay tunay na pagpapaalala sa atin na yung kanyang pagtagumpay ay katagumpayan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Puno ng kagalakan ang mga puso ng bawat isa dahil pinaramdam ng Diyos, ipinaramdam ni Jesus na yung kanyang tagumpay ay tagumpay ng pag-ibig. Kaya ano po ang dapat nating ikagalak? Dapat ang puso natin ikagalak dahil tayo ay marunong magpasalamat sa Diyos. Ang tagumpay ni Jesus, tinatawag tayong tunay na magpasalamat sa Diyos. Nahirapan ng Panginoon, tinalo niya ang kadiliman dahil sa pagmamahal niya sa atin. At sa araw na ito, puno naman ng kagalakan ng ating mga puso dahil puno din ng pag-ibig, nag-uumapaw din ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya nga mga kapatid, nawa ang araw na ito, araw ng Diyos, araw ni Jesus, araw din na dapat tayong matuto at marunong magpasalamat. Ano ang pagpapasalamat natin? Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pangalawa, sa ating ebanghelyong napakinggan,
napakinggan ho natin ang kwento ni Maria Magdalena na nagmamadaling pumunta sa libingan ng Panginoon. Ngunit nung sila ay nakarating sa libingan ng Panginoon, napansin nila na wala ho ang katawan ng ating Panginoong Jesus sa libingan. Sabi ho sa Ebanghelyong binasa kagabi, doon po sa ating Easter Vigil, paano ho ipinaliwanag yung nararamdaman ni Maria Magdalena? Fearful yet overjoyed. Puno ng takot, ngunit nagahalo din ang kasiyahan. At maganda sigurong pagnilayan po ito sa buhay natin, mga kapatid. Maraming pagkakataon na puno tayo ng takot sa buhay. Maraming pagkakataon na marami tayong tanong sa ating buhay. Pero tandaan natin, mga kapatid, na ang mga hirap sa buhay ay hindi nagtatapos sa hirap. Dahil ang buhay ay hindi lang namang puro Biyernes Santo, ngunit ang buhay natin nagpapatuloy hanggang Pasko ng muling pagkabuhay. Hindi araw-araw Biyernes Santo, bagkus nagpapatuloy hanggang Pasko ng muling pagkabuhay. Sa madaling salita, hindi natatapos sa pagiging puno ng takot, puno ng pag-aalinlangan, puno ng sakit ang buhay, bagkus nagpapatuloy ito dahil sa pangakong ibinigay ng Diyos. At yung pangakong ibinigay ng Diyos, yung pag-asang ipinagkaloob ng Diyos, ang nagbibigay ng kagalakan sa puso natin. Sa madaling salita, kung sa mga oras na ito, tila parang Biyernes Santo pa din ang buhay mo dahil sa mga lungkot at hirap, pero tandaan mo, darating ang oras at pagkakataon, ang Biyernes Santo ay magiging Pasko ng muling pagkabuhay. At ang Pasko ng muling pagkabuhay, magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Panghuli, wala na si Jesus sa libingan. At marahil tatanungin niyo po ako, nasaan si Jesus? Sa mga susunod na linggo, ilang beses magpapakita si Jesus sa kanyang mga alagad sa Galilea. Pero magandang tanungin, nasaan na nga ba talaga si Jesus? Wala na siya sa libingan. Ngunit naniniwala ako, mga kapatid, na kung si Jesus ay wala na sa kanyang libingan, siya dapat ngayon ay buhay na sa puso ng bawat isa. At yan ang tunay na kahulugan ng Pasko ng muling pagkabuhay, na si Jesus hindi lamang buhay sa kwento, hindi lamang buhay sa ating ebanghelyo, hindi lamang buhay dito sa loob ng simbahan, kundi ang tunay na kahulugan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay buhay na buhay si Jesus sa puso at buhay ng bawat isa. At yan marahil ang napakagandang at tunay na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kung makikita ng iyong kapwa na tunay ngang buhay si Jesus dahil sumasalamin siya sa iyong pagkatao, sumasalamin siya sa iyong buhay. Kaya tingnan niyo ho yung katabi ninyo. Easter Sunday na ba? O baka Biyernes Santo pa? Kasi ang tunay na Pasko ng muling pagkabuhay, hindi lamang isang kwento, kundi dapat itong pangatawanan sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Jesus, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Mga kapatid,
araw ng kagalakan, kaya dapat tayong magpasalamat. Araw ng kagalakan, kaya ang buhay natin, buhay na nagmumula sa kagalakan na ipinagkakaloob ng pag-ibig ng Diyos. Araw ng kagalakan, dahil sumasa atin na tunay ngang buhay ang Panginoon. Mga kapatid, pagkatapos ho ng ating humilya, mangangako po tayo. Mangangako po tayo na tatalikuran ang masasamang gawain. Mangangako po tayo na hindi natin susundan si Satanas sa ating buhay. Mangangako po tayo na naniniwala tayo sa ating buhay pananampalataya. Pero sana ho ang pangako na ito ay hindi lamang sa pananalita. Dahil ang tunay na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, kayang pangatawanan na tunay na buhay si Jesus sa puso ng bawat isa. Kayang pangatawanan na buhay si Jesus sa buhay natin. Uulit-ulitin ko mga kapatid, ang Pasko ng muling pagkabuhay ay hindi lamang isang kwento. Ang Pasko ng muling pagkabuhay nangangahulugan na tunay ngang buhay si Jesus sa ating mga puso at buhay. Muli po, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa ating lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nailalibing kasama niya nung tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Jesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilbiling, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoon, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Siyo po ang lahat. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin natin lahat. Habilin ni Jesus, noong siya'y numisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin natin lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming humapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin natin lahat. Mga alagad ko, paano makikilala kapat din ang pag-ibig, wala nang imapa. Isang pananampalataya, isang isang Panginoon ang kinin natin lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kadakilaan ng Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon. Ngayon dumalangin tayo sa Kanya, tayong lubos na nagtitiwala sa Kanyang makaamang pagkalinga. Ang ating panalangin, Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo nang may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod bilang mga kamanlalakbay ng bawat tao. Tunay na malasakit sa mga mamamayan at may katapatan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likasyaman, hindi lamang sa mga aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos.
Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay ng walang hanggang tagumpay ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin. Ngayong ipinagdiriwang namin ng maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalanan at kamatayan. Masalamin nawa sa aming pamuhay ang tagumpay na ito ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang inilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa
sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman namin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ang lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ating sundin, ating dinggin.
sa lupa ay manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangako kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay aking nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y mananangin at magpuri sa Ama. Ipinangako kaligtasan ay na magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahaling, apin mong lagi naming, lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ng kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan, puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagkapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao, pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno.